So, what's up mga tambay? So, nandito naman tayo sa ating panibagong ML tutorial. So, ang pag-uusapan natin ngayon guys is yung mga nanakaw yung Moonton account nila. Iba yung naka-connect na Moonton account dun sa kanilang ML, no? So, ituturo ko sa inyo kung paano yung process ng pagre-retrieve ng ML account. So, bagong light guys, kung napadan ka lang sa channel ko, i-hit mo na yung subscribe button at notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video ko. So yun, nandito na tayo sa ating ML application guys. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung process nung pag-retrieve ng ML account. Ang una sa lahat guys, kung nanakaw yung account mo at di mo na open, syempre gawa ka ng bagong account mo. So sa mga hindi pa alam gumawa ng bagong account dyan, makikita mo yung tutorial dyan sa baba, nandyan sa description ko, no? Then pag nagagawa ka ng bagong account mo, i-click mo lang yung customer service button. So makikita mo dito, so ito makikita mo ganyan yung itsura niya. Then after nyan guys, mag-send ka ng email dito kay mobilelegendgame@gmail.com. so yan yung official na email address ng customer service nila. Then after nyan, mag-fill up ka dito ng account retrieval form. So ito yung sample ng form. So yan, medyo madami-dami. So ang tanong dyan guys, saan makikita yung form na yan? So papakita ko sa inyo kung saan makikita yan. So paano nga ba hanapin yung form na yon? So punta tayo dito sa customer service. Then account problem, click mo yung account problem na yan. Then itong Moonton account. Tapos itong number 9, yung account was stolen. After nyan guys, click mo tong number 3. Tapos click mo yung number 2 guys. After nyan guys, pipili ka. So yan yung lalabas, purchase or never purchase. So ibig sabihin ng purchase guys, yan yung mga bumili ng diamonds dun sa mismong ML. Tapos dun sa pangalawa, syempre yung mga hindi bumili. So kung natatandaan mo kung ano yung ginawa mo dun sa ML account mo, pili ka lang dyan. So click natin tong never purchase. So na yun guys, yung hinanap nating form, click mo lang yan. So itsura nung ano, yung form na sinasabi natin. So yan, fill up mo lang ito guys. Then submit mo dito. Pag napilapan mo na yan guys, ito yung itsura nya. Yan guys yung itsura ng form after mong pilapan, no? So kung gusto mo naman guys, i-screenshot mo to, then email mo dun sa official na email address nila, yung kanina na pinakita ko sa inyo. So yun lang for today's video guys. Kung sa tingin nyo nakatulong itong video tutorial na ito, hit mo na yung subscribe button at notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video ko. Thank you guys and God bless. Anybody out there, yeah, man.